Hello from Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ngayong umaga po mga ka-farmers, isa na naman na bagong video ang ating gagawin para sa isang tanong. So ang tanong po mga kapwa ko ka-farmers ay simula pagtanim hanggang sa pag-harvest at nakapag-harvest na, ano po ang mga magandang insecticide, fungicide at foliar na pwede po nating gagamitin? Okay, so bago ko po sinimulan mga ka-farmers, unang una ako po ay magpapasalamat ng ating pumulmay kapal sa lakas at sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob po niya sa ating lahat. Dahil alam po natin kung wala po ang ating Panginoon Diyos, wala po tayong magagawa. Okay, sa lahat na hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala no, si Jezreel Palacio Cayon, isang ka-farmer hero ng SW Seeds Company na nakabase po sa probinsya ng Sambuanga del Sur. So ngayong umaga mga ka-farmers, uulitin ko bago ko po sinimulan ang pagsagot no, sa magandang tanong, simula pagtanim hanggang sa pag-harvest at nakapag-harvest na ano ang mga magandang insecticide, fungicide na ating gamitin, siguraduhin po niyo mga kapwa ko ka-farmers na kayo po ay nakapag-subscribe. At huwag naman niyo kalimutan na hampasin po niyo ang notification bell para updated po kayo sa next video na i-upload ko. Okay? So, ngayong umaga mga ka-farmers, no, bago po niyo itanim ang inyong mga punla na palya or talong o kahit ano mga gulay mga ka-farmers sa ating bukirin, siguraduhin po natin no, na kapag aktara at nakapag sirinid. Bakit in-endorse ko po ang aktara mga ka-farmers na produkto sa Syngenta? Kasi isa po siyang foliar insecticide. Ang insecticide po nito mga ka-farmers ay kaya po ito mag-control sa lahat ng mga chewing and sucking insect na umatakip po sa ating punla. Okay, so ang foliar naman ito mga ka-farmers ay makakatulong po parang mabilis lumaki, mabilis tumangkat at saka marami pa pong ugat. Okay, so yung sirinid po mga ka-farmers ay isa po siyang produkto no, sa beer industry, isa po siyang organic fungicide na makakatulong po sa lahat po nating mga punla para malakas po ang kanyang resistensya, para maiwasan po natin ang damping off. Okay, so yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. Pangalawa mga ka-farmers, yung lupa na inyong pinagtaniman ng mga gulay, siguraduhin po ninyo na, nakapag soil neutralizer po kayo. Ano po ang mga magandang soil neutralizer na pwede po nyo nagagamitin? Una, pwede natin granumos, pwede naman APSA, at saka pwede naman Grunica Plus, kasi maganda po siya mga ka-farmers. Ano po ang sanhi ng mga pagtaas ng mga acidity ng ating yuta? Dahil po sa sobra nating gamit ng mga scientific na mga commercial fertilizer mga ka-farmers, kaya po nangangasim ang ating lupa o nanghihina. Kapag yung lupa na ating pinagtataniman ay medyo nanghihina ng mga ka-farmers, tapos hindi tayo naka-apply ng mga soil neutralizer, ang yung mga tanim po natin na mga ampalaya talong, hindi natin maiwasan magka-wilting, hindi natin maiwasan magka-forsal wilt, o kahit anong uri ng mga sakit. So pwede po siyang umataki kasi wala po tayong soil neutralizer. Okay, so pag mag-apply tayo ng mga soil neutralizer mga ka-farmers, tulad ng Granumus Plus or mga APSA, makakatulong po siya mga ka-farmers kasi yung mga na-hold na mga major elements, no, yung nitrogen, phosphorus, at potassium at saka secondary elements at saka mga micro elements ay tulungan po ang ating tanim pag masuwil neutralizer tayo na makakain po ang lahat ng mga sustansyang na nasa lupa na ibigay natin dati. So yung lahat na nakatulog na mga ingredients mga ka-farmers dahil sa paggamit natin ng mga soil neutralizer, lahat makakain. So yun lang po mga ka-farmers. Okay, so 3 days after transplant mga ka-farmers, pwede na po tayo mag-spray ulit ng Actara. So sinabi ko na kanina, ay kaya po itong mag-control sa lahat ng mga chewing and sucking insect na umataki po sa ating mga pananim. Okay, so every week mga ka-farmers, pwede naman po tayo mag-apply ulit no, ng Alika. Okay, pwede naman haluan natin ng Alika ng mga score, pwede Ortibata, pwede Amistar, at saka foliar na Nutriflant AG. Ang Alika mga ka-farmers, kaya po ito mag-control no, sa mga whitefly, thrips, aphids, at iba pang mga sakit ng ating mga tanim. No? So kaya po niyang i-control. So ang fungicide naman na score mga ka-farmers, early blight, late blight, kaya naman po niyang i-control. So yung foliar na aking nabanggit na Nutriflant AG mga ka-farmers, nandito na po lahat ang major elements, no? Yung nitrogen, phosphorus at potassium, at saka yung mga secondary at saka yung mga micro. Nandyan na po sa loob sa Nutriflant AG. So maganda po siya sa bagong tanim para mabilis siyang tumangkad, lumago, mataas ang kanyang mga ugat. So yun po ang kagandahan ni Nutriflant AG. So pang alternate natin mga ka-farmers, pwede naman na si Benidia, Purso at saka Super Line. So maganda po siya mga ka-farmers. Sino lang po ang kanilang mga epekto.
So kung wala na kayong mabibili na mga binigbiya na kayang mag-control sa mga whitefly, shot borer, thrips, aphid, mites, o uban pang mga insekto na umatake, pwede naman po ang alternate po tayo ng Cotizo, Cabrio at saka NPK. So maganda po siya mga kapwa ko ka-farmer. Pwede naman tayo kumuha sa mga produkto galing sa Bayustad, yung mga Wacosem, Fruit Plus, yung Pulyar. Maganda po siya, pampadami sa bunga. At saka yung Bentos na fungicide, no, na kaya mag-control sa early blight, late blight, no, at saka mga anthracnose, leaf spot, powdery mildew. So kaya po niyang kontrolin mga ka-farmers. So ito naman si Osin, si Bentos at saka si Wacosem Granule. So yung apat na mga nabanggit ko na mga insecticide mga ka-farmers, subok ko na po sa maraming taon at ito po ang aking ginagamit. So okay, hanggang dito na lang. Ulitin ko, maraming salamat po sa inyong panood. Happy farming. So kung may tanong man kayo mga kapwa ko ka-farmers, huwag niyo kalimutan, paki-inbox na lang po. Okay, thank you.